Ay, magandang gabi ho, mga boss. Pahabo lang ho ito, mga kamping mga kabunyog. Pahabo lang ho ito do sa vlog ko kanina, ano. Ito yata, di ba, humihingi sila ng apologize. Ng paghingi na sorry. O, ito. SMI host apologize for wrong claim on speaker's travels expenses. O. Pakinggan ho natin yung humihingi ng apologize. Nag-apologize, ha? The host of a Sunshine Media Network International program eventually apologizes for any harm his statements have made after insisting that he was only questioning whether or not House Speaker Martin Romualdez had it. Oh, meron ho itong 16,000 views. 5 hours ago lang ho ito, no? Dali lang ho ito eh. Magbibigay lang ho tayo ng reaksyon dito. Kay Celes, no? 1.8 billion peso travel expense. Early into the House Committee on Legislative Franchises hearing, laban kasama ang bayan host Jeffrey Celes maintains that the tone he used during the program was... Lupit, no? Laban kasama ang bayan. Malupit ang pamagat ng ano nila, no? ...meant to ask for clarification on Romualdez's travel expense. But Quezon 2nd District Representative David Suarez notes that dropping such huge statements can result in tarnishing a... Ito kasi sasabi ni Celes, nagtatanong lang siya. Nangingi siya ng paliwanag. Pero sabi nitong congressman, magaling ho itong ano, congressman. Person's reputation. He also says that the way Celes spoke did not sound like someone was asking questions. But when you say online... Ito ang sinabi niya kasi. Sabi niya, nagtatanong lang daw siya doon sa pinagsasabi niya. Pero ito yung sinabi niya aktual. Sinabi ho ni ano, nung representatibo. Live TV. Meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. Parang pang-iinsulto 'yun, 'di ba? Hindi tama siya, hindi naman tanong 'yun eh. Parang nang-iinsulto siya, 'di ba? Tuloy natin. During the hearing, House Secretary General Reginald Velasco shows that Romualdez and his office only used 4.34 million pesos for foreign travel instead of 1.8 billion pesos as this Aselis claimed. Eventually, the SMNI host says he is taking responsibility for the harm that his statements may have caused Romualdez and the entire House of Representatives. If kailangan po ulitin dito sa komitibang ito ang paghingi po ng pag-unawa, Congressman Gonzales, sir, at Mr. Chairman, tungkol dito sa pangyayari na yan na nasaktan ang integridad ni Speaker Martin Romualdez at ng institusyon ng Kongreso dahil sa ganitong pangyayari, I take full responsibility. In behalf of the program, anchor... Inako niya na ho lahat. I take full responsibility. Ha? O, sige, tuloy. In my personal capacity, and even from the station, to take responsibility that this is a hard lessons learned na pwedeng makuryente at mapasok tayo kapag hindi nagkaroon ng... Malupit yung mga salita nito, mga kuryente o mapasok, eh, no? Matindi rin ang hugot nito. Tawag na pag-observe ng due diligence, prudence, and propriety in the source verification. O, yun na ho. Nag-sorry na ho. At inako niya lahat ng kasalanan. O, di ba? Tanong. Tapos na ba? Doon sa ginawa ni Celes, na pag-amin lahat ng full responsibility. Siya raw ang umaako lahat. O. Eh, yan ang hinihingi nila, di ba? Magso-sorry. O, nag-sorry na. Tapos na ba? Yan ang tanong. Tapos na ba doon? Ang investigasyon? Ligtas na ba ang prangkisa ng SMMI sa ginawa ni Celes na pag ako lahat-lahat na siya raw ang may kasalanan? Oh, yun lang yung mga boss. Ha? Diyan natin wala laman. Oh, Amy. Yun lang naman ang ano eh. Kaya sila nagpatawag ng ano dyan eh. Dahil nga parang nainsulto o nasaktan daw ang si Speaker Romualdez sa kanyang mga pinagsasabi, pero abi niya,
Ako eh, nakain ka eh, mayroon lang akong impormasyon na aki ko. Eh, nagtatanong lang ako eh, sinupalpal siya nung representative na isa. Na magtatanong, ganito ba magtanong? O, oh, di ba? Kinento ko kung ano mga sinabi niya sa sinasabi niya tungkol sa 1.8 billion eh for mahigit kulang 5 million lang pala ang nagastos. Ang layo, di ba? Parang talagang ano, sarcastic na ang dating eh, di ba? Oh, umuwi pa kaya ito ng bahay? Paano kaya niya naubos? Ganun daw ang mga banat, di ba? Anyway, yun nga. Nakuryente raw, napaso, o kung anong sinasabi niya, eh, ako na ikang umaako lahat ng responsibilidad dyan. No? Tapos na kaya doon. Yun ang tanong mga sir, ha, mga boss. Magandang gabi po. Hanggang bukas ulit. Ayun. Yun ang tanong. Tapos na siguro. Eh, napagbigyan na yung hinihingi ng isang kongresista na mag-sorry ka eh. Eh, nag-sorry na siya. Magandang gabi po, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Shout out, Brother Relisisyo. Parang para sa akin eh, apologize ba hinihingi nyo? O, di eto, apologize na ako. Diba? Eh, paano yung mga ibang fake news na nagkalat? Sinasabi ni Representative Franz Castro na maraming nakasampang kaso na pala dito sa SMMI na to. O, diba? Eh, yun nga. Kaya lang sila napatawag dyan eh, dahil nga doon sa sinabing fake news na 1.8 billion ang nagastos sa travel ni Speaker Romualdez. Diba? O, eh. Tapos, ang kaso. Sorry. Sorry pala gusto niyo, hindi sorry. Magandang gabi po, mga boss. Hanggang bukas po.